tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Wednesday. Yes. Oh my gosh, 2 days na lang, Friday na. Kala ko 2 days na lang, sweldo na. Hindi. Mali na pagkakaintindi. Masyadong excited. Kasi kapag ka weekend tas walang pera, at least tambay-tambay sa bahay. Oh, sa bagay. Oh, diba? Init-init ng mga pagkain. Yan, di ba? Totoo yun. Ilang beses kayo nag-iinit ng pagkain bago nyo siya parang sinasabing, bago nyo masabing, ah, pagod na siya. Menudo mo, pagod na. Pagod na yung menudo. I-ano na natin siya, i-let go na natin siya, huwag na natin siyang initin. Sa amin, Anli, walang fix na bilang. Hanggat hindi na uubos. Oo, totoo yun. At alam mo, ito, to be honest, sobrang bilib ako sa nanay ko pagdating sa mga ganyan. Talaga? Oo. Yung pag-iinit ng pagkain, nakala mo pag inihain niya mukhang bago pa rin. Diba? Hindi. Pero, kasi baka ang ginagawa ni nanay, parang naglalagay din siya ng extenders, yung parang nagmumukha siyang bago. Ganito kasi ginagawa ng nanay ko. Kunyari yung chicken, kinagatan ko kanina. Oo. Merong ilang pirasong ilalagay na bago, ihahalo yung luma. Kaya nga, ganun. Natatandaan ko, kagat ko to kanina. Ngipin ko yan eh. Alam na alam ko kasi magkahiwalay yung dalawang unahan eh. May space sa gitna. So definitely ngipin ko yan. Kasi ganyan yung ginagawa ng iba kong mga kakilala. Tapos kami din minsan. Na yun nga, parang, albawa, ito na yung naluto na siya. So para magmukha siyang bago ulit, pwedeng may idagdag ng kaunti, ganyan. Oo, totoo yun. Mga ganer na. Correct. So hindi talaga napapagod sa atin yung mga ulam. Ang sa atin is hanggat hindi na uubos, diba, titirahin yan. Ganer. Correct. Ewan ko kung na-observe nyo, no? Pero pinag-usapan din na din pala natin to last time. Sabi ko, yung sinigang sa amin, hinuhugasan yung karne, tapos saka isasawag sa ibang luto. Ganun. Oh, may ganun eh. May ganun talaga. Totoo, at walang masama dun, kasi ayaw natin ng food wastage. Hindi tayo sure kung walang masama dun. Kasi baka mamaya yung mga syempre nasa field ng yung mga field ng kaartehan. Kasi kaming hindi mga arte, ano to eh, talagang okay lang, hugasan mo yung sinigang, gawin mo adobo pagkatapos, carry na yan. Ganun din naman yun, di ba? Gawin mo ano, totoo, gawin mo mechado mamaya yung kasi, sinigang kahapon, totoo, ha? Totoo, relate talaga ako dyan, kasi limbawa merong, kunyari partner, meron natirang laman ng bulalo. Oo. Diba, yung meat ng bulalo. Tapos meron pa ako natitirang sabaw ng kare-kare. Oo. Tapos wala na laman yung kare-kare, puro sitaw na lang. Oo. Yung laman ng bulalo, yung meat ng bulalo, yun yung magiging meat ng kare-kare ko. Okay, tamo na. Diba? Ginagawa ng maraming bahay. Correct. Yun. Siguro medyo alanganin sa mga public places, sa restaurant. Kasi iba, ang daming tao doon. Kasi hindi mo alam yung bawat galaw ng mga tao compared kapag nasa bahay ka. Isa lang naman yung gumagalaw din eh. Either yung nanay mo or kung sino man na naka-assign sa kusina. Correct. At saka kayo din naman yun. Correct. Oo, kapatid mo, ganyan. Totoo yun. Unlike siguro pag sa restaurant, hindi mo alam sino nagtira nito. Tama. Di ba kaninong tira to? Bakit may tirang ganyan? May standard silang sinusunod eh. At sa bahay naman, wala. Ah. Di ba pag alam ng nanay mo na pwede pang iinito, mapapakinabangan tong karne na to na galing sa sinigang, gawin natin saog sa ginisa naman. Di ba? Gagawin talaga nila yun. Kaysa nga naman matapon. Pero yung iba, kung may mga alagang hayop, pinapakain nila doon sa mga alaga nila. Correct. Pwede din naman. Pwede din naman. Wala naman din problema. Di ba? Totoo. So kanya-kanya po tayo ng paraparaan ang pinag-uusapan natin ito kasi nandito na po tayo sa panahon ng pagtitipid. Utang na loob. Tama. 31 pa yung sweldo. Di ba? Ang tagal-tagal pa. Kaya talaga namang kanya-kanyang paraan. Oo, correct. Nag-iisip talaga ng iba't ibang ways para makatipid. Di ba? Yung ibang ginagawa nila, partner, hindi sila nag-grocery kasi sa grocery mas mahal. Di ba? Din, so ang ginagawa nila, mabibili sila dun sa mga palengke, kung saan nga, rekta yung source, yan, ganun. Totoo, agree din ako dun. Pero
may mga ano naman na, may mga mura namang mga ano, mga bidihin talaga sa grocery. Ay, oo naman. Kasi kami nag-grocery kami talaga, partner. At saka mga sari-sari store doon din kumukuha, di ba? Mm-hmm. Sa mga grocery. Yes. Yung mga alternatives na lang, kunyari, mga gulay, pwede kayong magtanim sa loob ng bahay. Kami, may, meron ito, kami yan. Sa loob ng bahay, sa pwede labas sa loob ng bahay. Kung gusto mo. Gusto mo sa loob ng kwarto. Oo, nasa sayo yan. Yung magulat ko, teka, pipitas muna ako ng mustasa, ha? Habang natutulog, di ba? Tinitingnan mo, nasa tabi lang ng kama mo, di ba? Oo, yung mga halimbawa, may meron kami sa harap sa terrace namin, may oregano, merong malunggay. Yun. Ang malunggay pa naman, ang malunggay ay napakadaling tumubo. Ha? Yes. At napaka... Less maintenance correct, sila. Correct, sobrang ano, low maintenance. Ang minsan nga nalulurky ako sa malunggay, eh. Lagi mo na lang siya pinuputol kasi nga, ang laki-laki niya na agad. So, ibig sabihin, talagang mabilis po siya. Tapos malaki yung ano niyan, eh. Yung trunk niyan, eh. Tapos ang daming mga branches. Ang sipag nilang tumubo. Ang sipag nila talaga, parang ano. Pinuputol mo ako, tutubo ni ako, sabi ng ano, malunggay. Ganun. O, yan yung malunggay. Itong malunggay, alam naman po natin na napaka makapangyarihan po niyan. So, pwede po kayo magpatubo niyan sa inyong mga lugar. Ganun. Paano kayo nagtitipid sa bahay ninyo? Kunyari, petsa de peligro na, di ba? At alam mo matagal pa papasok ang sweldo. Paano kayo nagtitipid sa bahay bukod sa paulit-ulit ng ulam? Oo, yun talaga. Definitely paulit-ulit ng ulam, di ba? Sa labas na lang kami maarte. Sa labas ng bahay, hindi kami maarte. Pero speaking of labas, pag alam namin kailangan magtipid, ililesen yung labas. Yun, kasi tama hindi, yun, hindi tama. Po natin napapansin kapag tayo po ay lumalabas, kahit sabihin natin, oh, ito lang, ganito lang, fast food lang muna tayo, di ba? So kahit fast food lang yan, kung i-adapt mo sa isang buwan ilang beses kayong lumabas para correct. Sa fast food, di ba? Kunyari, ilan kayo sa family, let's say, apat kayo or lima. So mga ano yan, 700-800, ganun. Eh, kung ilang beses nyo yung ginagawa sa isang linggo or sa isang buwan, di ba? Mm. Pero kapag may extra pero, bakit naman hindi? Sabi ko nga, partner, mga para-paraan yan para, you know, quality of life, to maintain the quality of life. Mag-enjoy ka, lalabas ka, ganun. Pero kapag ka, yan na nga, pagtitipid, eh, kailangan mo rin naman talagang tumigil. Tama, ito naman yung usapin ng mga taong ano. Ng mga taong gipit. So kung di ka gipit, eh, hindi ka kasali, eh, ikaw na. Ikaw na mayaman, ikaw na nakaluluwag-luwag. Hindi ako relate. Ew, grabe. Samantalang ako, hirap na hirap na ako. Sino kayang uutang ng pera ko? Well, kung may ganyan tambalan isa, pwede po bang magpakilala kayo sa amin? Ganun. Usapin ito ng mga taong gipit. Totoo, at kayo, no? Paano kayo nagtitipid? Bukod din sa ganyan, tulad natin, na paulit-ulit ng ulam. Correct. Yun nga, yung mga, ano, mga halaman na sobra. At saka mabait kaming kapitbahay, partner. Ayan, uy, tama din yan. Kailangan mag-invest ka. Invest ka sa kabaitan. Kasi pag mabuti kang neighbor, hindi ka nila kakalimutan. Uyo, kaya... Kahit hindi nila birthday, basta meron silang extra nilutong ginataan, matik meron ka din. Pero pag ano, medyo may ugali ka, naku, mas gugustoy na lang itapon yung extra ginataan kesa ibigay sa'yo. Di ba? Yung giingitin ka pa, alam nilang wala kang ulam, kasi tatapon sa harapan ng bahay ninyo. Diba? Ay, itapon na nga yung ginataan kasi ano, may bago na kaming lutong ulam. Hindi pa naman panisto, pero tatapon ko na rin. Kapag kaganyan ang kapitbahay mo, hindi na kasalanan yung baka kasalanan mo. Baka ikaw itong may ugali. Ganun. Totoo 'yun. May mga diskarte kami dati ng mga ano, ng mga maliliit pa kami. Sabihin ng tita ko, "Mars, ang sarap ng tinola mo, no? Ang bango na, amoy ko. Magluluto ka ba ng tinola?" Yan, mga ganun. Ganyan. Mga simplihang mga ano, patutsada, ganun. Ganyan. Patutsada. The design is very 70s. Grabe yung mga patutsada niya sa the design is so luma. Sounds so tito and tita. I know. Mga patutsada niya sa akin, hindi ko kinakaya, ha. Ayun na naman, nararamdaman ko na naman talaga ang generation. Ano, gap. Gap. So ganun yung mga ganyan patutsada. Mars, ang bango nung ano, magluluto ka ba ng tinola? Siyempre, isa masyadong obvious naman si tita. Kung ako yan, ba ganito ganun talaga, halata na. Mars, ano yung niluluto mo? Yan, ganun. Ganun muna. Oh. Ikaw, rekta na agad si tita. Tinola ba yan? Sabi niya, bakit ba ako magpapaligoy-ligoy? Diba? Sabagay. Rektahan na tayo. Sabagay. Tama naman din. Para makuha na. Kasi ang pinakapunta naman doon, masyaran ka ng tinola, di ba? Totoo. Siyempre, magsasagot yung kapitbahay. Ay, sige Mars, masarap talaga to. Mm. Siyempre, bibida na siya. Oo, naman. Oo, iyayabang na niya. Bibigyan kita, patitikimin kita ng luto ko. Oo, di ba? So, pag may tipid na sa ulam. Oo. May isang sulyaw ka doon ng ano, ng tinola, sulyaw. Maya-maya. It sounds so. The design is so.
60s. I know, right? Ano yung sulyaw? Ano? Yung mangkok. Ah, mangkok. Oo, sulyaw ang tawag doon. Ano ba yan? Tagalog? Tagalog. O Espanyol? Ah, Tagalog. Oo, Tagalog yan. Malalim diba? Na Tagalog. Pag uwi mo ganun, oh, may masarap pa. Tapos ibibida pa yun. Ang ibibigay sa'yo, yung mas marami papaya. Ay, true. At yung mas may laman. Siyempre, ibibida niya nga ng kapitbahay mo yun eh. Sa bagay, totoo nga naman, kapag ka nagbibigay din kami ng, sa kapitbahay namin, kunyari spaghetti, lalagyan pa namin ng cheese yun. Kahit yung spaghetti namin walang cheese. Yung kanya meron. Kasi syempre, kasi nadamihan ko yung nakadisplay yung mga hotdog sa ibaba. Pito agad yung slice ng hotdog sa totoo kanya. Yan. At mas kasi maganda syempre, yung design. May presentation. Correct. De bali nang maputla yung sa amin. Basta yung bibigay namin sa kapitbahay bilang pasikat ng Everso slide. Diba? Mas madami. Kung tinola, mas madaming papaya. Oo kaya. Oh, mas may malunggay. Mas may manok. At diba? May white meat. Yes. Hindi puro balat. Sa true. Ganun. O para-paraan yun para makatipid. Medyo babait ka rin sa kapitbahay mo. Totoo. Kasi pag may ugali ka, magugutom ka talaga. Correct. Eh, pansinin nyo po yung mga taong mababait. Diba? Oo. Ito din yung mga taong magaan kasama. Ito yung mga taong kahit wala silang pera, isasama mo. Yung sasabihin mo sa kanya, sumama ka na, dali na. Oo, libre kaya ka namin. Ganun. Kumbaga parang hindi mabigat sa kalooban. Pero kapag halimbawa yung sa may ugali, ang hirap niyang invite, di ba? Totoo din. At saka mapapansin yun, mararamdaman yun, halimbawa sa magkakapitbahay, di ba? Kami talaga yung nanay, tatay namin, laging lasing eh. Mm. Oo. Kasi bakit? Lagi sinimbitado sa mga handaan ng barangay. Yan. O tawagan mo na si Maring Leonie, tayo tatagay na, mga ganon. Kasi masarap kasama sa inuman. Oo, malakas. Sumasayaw, piling ko sumasayaw si Nanay Leonie. Nalabas ang pusod yun eh. Taray, pak na pa. Joke lang. Yung ganado kasi lagi may pa-expose ng pusod. Sabi niya, naku, may inuman. Makikita na naman ang pusod ko. Nay Leonie, the design is very nakakasulasok. Sulasok! Joke lang, joke lang. Pero pag ginaginahan, sumasayaw sa mga upuan. Hindi, totoo. Aminin na natin, partner, yung mga sumasayaw, sila din yung masarap sa kasama eh. Oo. Ayaw mo naman ang mga tuod na kasama sa inuman. Yung mga... Iintindihin pagkatapos. Iintindihin. Yung mga... Basta yung mga tuod. Basta mga intindihin. Ganyan. Correct, may amon tatanungin, okay ka lang. Mm-hmm. Inimbitahan ka pa, umuwi ka na kaya. Kasi kasuhin ka pa dito. Ganyan. Maganon. Every time na may okasyon, so lagi silang sisigawan, Mars, ganyan. Mamaya, sa bahay, punta ka, birthday ng apo ko. Yan, ganun. Correct. At may ma-observe mo, pag hindi lang ikaw yung inimbitahan, lahat ng mga kumare mo na doon, tas ikaw ang wala, diba, napag-iwanan ka ng kasiyahan, nagutom ka pa. Tama. alam nyo, meron akong kwentong ganyan, na experience ko po yan eh. Tapos learning ko din yun, na dapat pala hindi ako maging ganun. Magkaugali. Nagkaroon ako ng realization kasi nung araw medyo sumbungera kasi ko. Parang parang sumbungera ng bayan. Sumbungera ako yung parang totoo ka diyan. Oo, parang sumbungera ako noon. Nung mga bata pa ako dito sa stasyon. Nung bata pa ako ganyan. You know when you're young, wala ka pa masyadong kaalaman na yung mga ginagawa mo pala e posibleng makapanakit ng ibang tao. Na may mga bagay pa lang hindi mo dapat sabihin, ganyan. So, may mga bagay ako in the past nung medyo bata-bata ako, nasa early 20s na sinasabi ko kahit hindi dapat sabihin. So dahil doon, parang yun sumbungera ng bayan. Sumbungera, parang hindi naman kailangan nga isplok, tapos plinok ko, gano'n. May mga gano'n akong pag-splok nung bata ako. Kasi akala ko parang nakakatuwa lang na i-share, gano'n. Napapalik ko namang bawal. Sorry na po. Patawarin nyo na. So anyways, may gano'n akong ginawa in the past. Tapos yung splinok ko, yung sinumbong ko, yung nilaglag ko partner, hindi niya matanggap na may gano'n akong ginawa. Tapos hindi ko talaga alam na pag-alaman ko na lang nung nagkabigay ng regalo, ako lang yung wala. So sabi ko, tapos yung bigayan pa ng regalo, parang sa labas, yung parang hindi ko
talaga makita. So parang napag-alaman ko talaga. Will ka talaga. Oo, no? Parang ganun. Sabi ko, ano kaya yung ginawa ko? Ba't di ako naka-receive ng gift? Tapos nag-isip-isip din ako, ah, ganun pala yun. So ganyan yung mga learnings na sinasabi natin. Totoo yun. Diba? May baka kaya ganun yung treatment sa'yo kasi baka may ginawa kang hindi maganda. Yung mga ganun ba? Kaya ka hindi ka sinasama kasi baka may hindi ka ginawa. Pero pag-isipan mo din, pwede namang hindi naman din ikaw lang ang may kasalanan yan. Correct. O basta, just be good. Just be good and be kind, lalo na pag kulang na ang ano, kulang na ang pera, ha? Tama. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chupere. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chupere! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chupere. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Isang magandang araw na kasing ganda at aliwalas ng aura ninyong dalawa. You know. Mangungutang yun, no? Itago nyo na lang ako sa pangalang Hope. 24 years old at tambalanista for 13 years. Sa radyo ko lang kayo pinakikinggan dati, pero ngayon, regular listener na din ako ng podcast ninyo. Maraming beses ko nang naisip sumulat pero laging hindi natutuloy. Siguro kasi ngayon ang tamang oras para maibahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay ko. Nasanay akong nakadepende ang lahat ng desisyon sa buhay sa mga kamag-anak. Pinaniniwalaan ko lahat ng sinasabi nila at hinahayaan ko silang diktahan ako. Lagi ko munang iniisip kung ano ang sasabihin o iisipin ng mga relatives ko bago ako gumawa ng kahit ano. Yung nanay ko kasi wala din tigil ng pag-aalala. Kailangan ganito o ganyan kasi baka kung ano ang sabihin ng tita mo o ng pinsan mo. Hindi naman problema yun sa akin until 4 years ago. That was the time na malaman ko that I am being negatively talked about, being judged, at pinagsasabihan ng masasakit na salita behind my back. They were calling me names. Kapag may nakikita silang mali sa akin, sa halip na itama, pinagchichismisan nila. Kapag kaharap nila ako, ang babait. Pagtalikod, iba na ang persona nila. Meron silang group chat na hindi ako kasali. I was able to save all the screenshots of their convo about me. And I felt betrayed. I did not confront them. Sinubukan ko pa ding makisama dahil kahit paano, pamilya pa din. Pero naubos din ang pasensya ko matapos ang 4 na taong pagpipigil. Kinausap ko ang nanay ko at sinabing didistansya na ako sa mga kamag-anak namin. Mahirap dahil magkakalapit lang kami ng tirahan, pero yun ang tamang gawin. Nasagad na ako at gusto ko na lang silang iwasan. Medyo masakit ang pinagdaanan ko, but I am grateful for the learnings. Dapat hindi natin hinahayaan ang ibang tao na diktahan tayo at limitahan tayo sa gusto nating gawin sa buhay. Hindi natin kailangang sumandal sa iba. Bagkus, tumayo tayo sa sarili nating mga paa. At the end of the day, we only have ourselves. Sa mga kapwa ko tambalanista, who might be in the same situation,
Huwag matakot to cut ties na toxic kahit kamag-anak nyo pa. Show them how you can live without them. Hindi sa lahat ng pagkakataon, totoo yung kasabihang blood is thicker than water. Maraming salamat, Tambalan, sa inspirasyong hatid ng tandem ninyo at sa makukulay na episode sa podcast. Dahil pwedeng pakinggan anytime, kayo ang kasama namin sa agahan, tanghalian, hapunan, at minsan pati sa midnight snack. More power sa inyo and God bless ang inyong tambalanista, Hope. So malamang partner, nag-hope si Hope na mapapodcast to. Ulit-ulit eh. Ulit-ulit, di ba? Sige Hope, para makasplok na kami ng mga eksena sa mga kamag-anak sa podcast. Charot! Oh, pagkakataon na to. Oo, pagkakataon na to kasi wala naman silang Spotify. Charot! Well Hope, una, this story is actually a story of it's a nice story of freedom. Yan, diba? At sana lahat ng tao ay katulad mo na marunong mag-cut ng ties, na marunong humindi, na marunong magsabing tama na at sobra na. Diba? Kasi yung mga iba, hinahayaan lang nila, tinitiis lang nila kahit alam nilang nakaka-stress na. Kahit alam nilang, nako, nakakabulok ng itsura, diba? Kasi nakakapangit ng bongga. Totoo diba? Yun. Diba? Tinitiis nila kasi syempre, kamag-anak. Sige, tiisin na lang, intindihin na lang, diba? Pero ang isang paalala po para sa lahat ng mga tambalanista na nakatutok sa atin, ano? Hindi lang po ang asawa ang dinidivorce. Pati po mga kamag-anak na toxic, dinidivorce po yan. Kasi ibig sabihin, hindi sila kailangan sa buhay. Kung ito yung, lalong-lalo na dito, in the case of Hope, diba? May sariling GC para pag-usapan ka. Tapos, pero kapag kaharap ka, bait-baitan. Ano ito? Diba? Sinatch baitay. Dapat nasplok mo din yung mga names nila. Kaya nga, para, diba? Para alam nilang na sila. Ganti-ganti lang. Ano, ikaw lang ang nasaktan. Masaktan din natin sila. Mali ka, Hope, eh. Hindi ka nag-name drop. Pagkakataon mo na to, nga, pinigilan mo pa. Alam mo, ikaw din eh. Sabi ko hinayaan sa'yo, mo eh. Din kasi. May pa-blind item ka pang nalalaman, ha? De, pero totoo yun, hindi lang po talaga asawa ang dinidivorce ko minsan, di ba? Kung minsan po may dinidivorce din po talaga mga kamag-anak. Ibig sabihin, kung mas malaki po yung stress na naidulot sa'yo, sa halip na inspirasyon at kasiyahan, eh bakit natin hahayaan na nasa buhay natin ang mga taong ito. At hindi lang din naman ito kamag-anak. Correct. Anyone in our life na nagbibigay sa atin ng stress, haggardness, nagiging dahilan kung bakit tayo pumapangit, nagiging dahilan kung bakit tayo hindi nagkakajowa kasi nga pumapangit tayo. Diba? Alisin natin itong mga toxic, mga negatron na ito sa buhay po natin. Diba yung laging nga yung sinasabi ng Tambalan, pag nabubulok ka na, tigilan mo na. Diba? Pag negative yung effect sa'yo, layuan mo na. Yes. Kapag puro diba, toxin yung ano yung nilalabas sa iyo, 'di ba, dahil sa sitwasyon na 'yon, layuan mo na, dumistansya ka na. 'Di ba? Totoo 'yun, no? Naniniwala ako na minsan talaga hindi lahat ng kamag-anak ay dapat pagkatiwalaan, 'di ba? Hindi, hindi porke 'di ba kinalakhan mo ang mga taong ito ay dapat mong pagkatiwalaan kasi totoo may mga pagkakataon na ibibetray ka talaga nila. True. At kapag dumating talaga yung point na may betrayal na, that's the time na you make a choice. Mm-hmm. 'Di ba? You choice of leaving or choice of staying. So kasi totoo naman din eh. It is also when you choose to yung titiisin mo, it's also a choice. Yes. Kasi you choose to stay. Yes. Pinili mong intindihin, pinili mong tiisin, 'di ba? Tama. Okay lang din naman 'yon, 'di ba? Syempre, nasa iyo naman 'yan, choice mo nga 'yan eh. Intindihin mo naman talaga eh. Pero at a certain point kapag alam mo talaga sa sarili mo na toxic na. Oo. 'Di ba? Ano na 'to? Parang jowa lang 'yan eh. Oh, every day nasusuka ako sa halip na nasasarapan, 'di ba? Parang ganun. 'Di ba? Everyday na stress ako sa halip na nagiging happy ako. Eh, ang ultimate ano naman natin eh, mission in life eh happiness, 'di ba? Oy, kung nakakapangit 'yan, nakakatsaka, nakakabugnot, 'di ba? Yamot. Totoo. Bye-bye.
Correct ka. Tapos ka na sa obligasyon mo sa kanila, 'di ba? Dumating na sa point na sinunod mo sila, dumaan ka na doon sa stage na sila 'yung lagi mong pinapakinggan, lahat ng decision mo ay nanggagaling sa kanila. Mm-hmm. Tapos na 'yung stage na 'yon, putulin mo na 'yon. Meron ka pang ibang responsibility sa buhay. At ano 'yung responsibilities na 'yon? Taking care of yourself, yes, 'di ba? Self-care, self-love, ganun. Taking care of your personal happiness. Mm-hmm. Napaka-importante noon. Huwag mong kalilimutan, that's also part of your responsibility. That's also part of your obligation. May mga obligation din tayo sa sarili natin. At kung hindi na nakakatulong yung mga tao sa paligid, di ba, gampanan mo na yung obligation mo para sa sarili mo naman. Huwag mong kalilimutan yun. Diba? Protect your happiness. Protect your inner peace. Protect your inner peace talaga. Mm-mm. Protect your brain. Kasi nakakaburi. Yes. Nakakaburiyong talaga yan ang bonggam-bongga. Oh, importante yung mental wellness. Mamaya, di ba? Kakauwi mo dyan. Di ba? Na-stress ka. Tumaas yung, di ba? Yung blood pressure mo. Tama. Inatake ka sa puso. Mga ganun. Oh, hindi malayo sa posibilidad yun. Hindi sa nananakot, pero... May kakilala kaming ganyan. Kahit wala talaga. Para lang ano, para lang pasika to. Sumakit ng ulo na sa kamag-anak na ko. Araw-araw, masakit ang ulo doon sa kamag-anak eh. Mm. Diba? Hinay blood. O, bigla natumba. Ayun na nga. O, lasing kasi. Yan na. Naglasing kasi ayaw niya nang marinig yung mga kamag-anak niya nakakairita. May mga ganun po talaga. And uulitin po namin, hindi lang po ito mga kamag-anak. Ha. So, kung meron pong tao sa paligid mo, whether it's a friend na nagpe-pretend na friend or whether it's an office mate, diba? Yes. Kasamahan sa organisasyon, alisin mo siya sa buhay mo. Hindi mo deserve yung araw-araw ka na sa stress dahil nakikita mo siya, naririnig mo yung mga opinion niya tungkol sa'yo. Totoo. Diba? Actually, napakagandang learning ang binibigay sa'yo nitong story na to. At para sa mga kaibigan din natin na who are also going through the same situation or experience na kailangan na marunong kang mag-decide sa sarili mo. Mm-mm. Hindi pwedeng ang decision mo ay manggagaling sa ibang tao. Minsan nakakatulong naman sila, pero sayang naman yung sayang naman yung sarili mong wisdom. Sayang yung sarili mong knowledge kung hindi ka makakapag-decide on your own. Tama. Tsaka ano ka na rin, ilang taong ka na rin, 'di ba? So pwede ka na ring maging independent talaga. Yes. Diba? Kaya nga napaproud kami sa iyo eh kasi pinili mo yung sarili mo. Tama, diba? Yun. At this point in time, tama na, sobra na sila, ganyan. Tama na, sobra na, palitan. Correct, di ba? So, piliin ko naman yung sarili ko, piliin ko naman yung peace of mind ko. Yan. Mm. So, kung ikaw kabisyo, yan din ang pinagdadaanan mo ngayon, di ba? Yung parang, should I stay or should I go, di ba? Should I leave or should I stay, di ba? Yung mga ganyan na, anumang sitwasyon yan. Well, this is a sign that you are waiting for. Mm-hmm. 'Di ba na piliin mo yung iyong peace of mind. Correct. Piliin mo ang iyong sarili. And always remember, you always have a choice. Yes. Sa buhay nating ito, lagi tayong may kalayaan, 'di ba, na pumili ng bagay na pwede nating 'di ba, pakinabangan. In this case, 'di ba, pakinabangan mo yung ano mo, yung pagde-decision mo. 'Di ba, giving yourself freedom by making the right choice. 'Di ba, nakakalurky siguro talaga yung feeling na ganun, partner, no, na merong GC na pinag-uusapan ka. Oo. 'Di ba? Ano 'yan backstabbing 'yon. Correct. That's calling names. Mm-mm. Bad trip 'yon. Nakakainis. Ang dami kong mga naiisip na mga paraan para gumanti, 'di ba? Toxic 'yun, 'di ba? Parang nakakasama ng loob sa madaling salita. At saka, partner, nagiging ka pang masamang tao kasi nag-iisip ka ng masama, nag-iisip ka ng mga masamang pwedeng mangyari sa kanila, 'di ba? O kaya pag may masamang nangyari sa kanila, isipin mo na sa halip na maawa ka or tulungan mo, ang isip mo buti nga sa iyo, may ugali ka kasi, 'di ba? Tingnan mo, naging masamang tao ka patuloy, 'di ba? Nag-wish ka lagi ng hindi maganda sa kapwa mo. Correct. Kasi may galit ka na eh. Mm-mm. 'Di ba? Dati mo sana kaibigan na dati mong kasama sa trabaho, pero every time na makikita mo, 'di ba, nag-wish ka lagi na sana mapahamak siya. Totoo. Kasi masama na 'yung loob mo sa kanya, eh. Galit ka na eh. Mm-hmm. Tsaka minsan may mga tao talaga nga 'yung choosing to stay kahit alam nilang nahihirapan sila at kahit alam nilang masakit, kasi parang feeling nila walang ibang pwedeng kumupkup sa kanila, walang ibang pwedeng magmahal sa kanila, kunyari in terms of relationship. Mm-hmm. Iniisip nila, hindi, itong taong lang 'to 'yung pwedeng
magbigay ng ganitong klaseng pagmamahal sa akin. Hindi po yan totoo. Mm-hmm. Hindi po yan talaga totoo. Meron pang ibang pwede, at when that person comes, marirealize mo na, ah, ganito pala dapat umibig, or ganito pala ang ibigin. Tama. Ganito pala yung dapat na treatment. Ganun. Kasi correct, minsan nasasanay tayo sa negative treatment sa atin. Akala natin tama yun. Eh, hindi eh. Correct. Again, remember, you have the choice. Correct. Anong magiging ano mo dito, decision mo. Mag-stay ka ba or aalis ka na? True. Diba? It's your call. Alam mo, kapag ka naging strong enough at naging matapang ka to decide na to leave, marirealize mo na, ay, ang sarap pala sa pakiramdam. Para ako nabunutan ng tinik. Tama. Para ako nabunutan ng buto. Correct. Para ako nabunutan ng hipopotamo sa... Ganun kalaki din nadala mo sa dibdib mo, diba? Sipin mo yung sarili kang hipo sa loob ng puso mo. Ikaw lang ganun, yun, kakaiba. Sa true. Salamat, Hope, for sharing your story with us. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yo!